Good day, everyone. Welcome to Romblon State University, Romblon Campus. I am your campus director, Dr. Roel Virgil Rodriguez. I will be discussing the three flexible learning options that you can choose from this first semester of academic year 2021-2022. Please allow me to share the screen. Since last year, we have implemented a comprehensive flexible learning and continuity plan of Romblon State University. These are the pure modular home study education, the pure online distance education, and the blended distance learning. So, kung tatanungin niyo ako, ano ba itong tatlong options na to? The pure modular home study education is like what the DepEd teachers do. Ito yung they provided the hard copy or the printed copy of instructional materials or the modules for their students. The pure online distance education is a synchronous instruction, no? Wherein they use online platforms like Google Meet, Google Classroom, Edmodo, or whatever real-time virtual platform na pwedeng gamitin. We also have the blended distance learning. This is a combination of pure modular and pure online. And it also uses a soft copy of modules as well as the hard copy of the modules. So it's a combination. Now, kung paano tayo as a student pipili, no, ng tamang learning delivery mode para sa semester na to, you have to consider the availability of your technological equipment. Meron ka bang gadgets? Meron o wala? Kung ang sagot ay wala, we suggest that you go for pure modular home study program. No? Pure modular home study education, wherein yung printed module ang gagamitin natin. Kung meron ka naman, you have to ask yourself, ano ba ang meron ako? No? So, kung meron kang keypad na cellphone, mas maganda sa'yo na mag-pure modular home study ka pa din because you cannot access the uploaded instructional materials of your teacher. Kung meron ka namang laptop or desktop or Android phone or tablet, you have to consider the internet connectivity in your locality. Gaano ba kalakas ang internet signal ko, no? Kung ito ay mahina, dapat mag-pure modular ka na lang din, no? Pure modular approach ang gamitin mo. Pero kung ito ay malakas, we suggest that you go for pure online distance education. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng RSU, hindi mo na kailangan pang magsulat sa papel. Pwede ka nang gumawa ng mga activities na hinihingi ng module mo at i-send mo pabalik sa teacher mo using online platforms or applications. No? This is being suggested. Ito ay ang mga nare-recommend namin for our students from Corcuera, Banton, San Agustin, at yung meron pa din kaming ibang estudyante sa Sibuyan. So ito yung magandang gawin, lalo na sa panahong ito that you can travel back to Romblon. We also still have students who are stranded in Manila na hindi pa nakakabalik. This is the best option that you can choose, pure online distance education. Tanong, paano naman kung pasulpot-sulpot ang internet connection sa lugar namin? We suggest that you go for blended distance learning. Now, sa blended distance learning, your teacher will be sending you the soft copy of your instructional materials or the modules gamit possibly, no, ang Messenger, FB group, or ano pa ba, Google Meet, no, yung mga madali lang buksan na hindi nangangailangan ng malaking data, no, or madaming load. And then sagutan mo yan sa papel at ibabalik mo as hard copy, no, sa teacher mo. That is the blended distance learning. Tanong, paano nga ito ibabalik? No? So punta natin ito. These are the three learning delivery options that we have. For pure modular home study, you have to consider gaano ba kalayo ang bahay
ko sa RSU Romblon. Kung ang sagot dyan ay malapit, we suggest na pagkukuha ka ng module, pumunta ka na lang sa eskwelahan, sa RSU, sa Sawang, para humingi ng module sa teacher mo. Tanong, eh paano ko naman yan isasubmit? Eh di, pag nagsubmit ka, pumunta ka ulit sa eskwelahan para magsubmit. Submit mo lang, iwanan mo lang sa guard or submit it directly to your teachers. So sino ba o ano bang barangay yung matatawag nating malapit sa RSU Romblon? We consider Barangay Hinablan, Barangay Mapula, Barangay Sawang, Barangay Agnay as malapit na mga barangay sa RSU Romblon. Next is, paano naman kung malayo ang barangay mo sa RSU Romblon? So what you have to do is kontakin ang guro mo, ang teacher mo, para mapadalhan ka ng module mo sa pamamagitan ng mga module coordinators sa inyong barangay. We identified module coordinators in every barangay. They are our lecturers, our teachers, yung iba ay friends, yung iba ay SK chairman, yung iba ay SK kagawad, or yung iba naman ay barangay, sagot niyang barangay kagawad, no? At meron din tayong mga fellow students nyo na gustong tumulong sa kanyang mga kamag-aral at nag-volunteer na maging module coordinator sa kanilang mga barangay. We posted the names in our FB page, RSU Romblon Campus. Pakihanap na lang sa Facebook para sa details na to. Tanong, paano naman siya magsasubmit? No? There are two options sa pag-submit ng inyong mga outputs sa teacher nyo. Po pwedeng through module coordinator, dahil kung teacher yan, pupunta naman yan sa RSU, sila na naghahatid pupunta dito. Pero kung hindi sila mga teacher, kung sila ay mga SK chairman, po pwede rin namang iwanan sa barangay hall, or kung ikaw mismo ay madadaanan ng campus van namin, nandun kasi ang mga, sakay nun ay ang retrieval team natin, no? Every Wednesday umiipat sila para mag-collect ng mga modules natin. So ano bang route ng ating retrieval team sakay ng campus van? Sila ay nagsisimula from RSU, padaan ng Sawang, papunta ng Agnay, Lunos, Bagakay, hanggang sa makarating sila sa Barangay 1, diretso sa Kapaklan, pupunta sa Kahimos, babalik sa Barangay 2, papunta sa Barangay 3, Barangay 4, tapos didiretso papunta sa kilometrahe 2, no? Papunta na yun sa Gimpingan. Sa Gimpingan, for Leo ang Gimpingan, doon na lang sa bahay nila Sir Orly nagkikita ang van kasi hindi siya makababa, no? Masyadong matarik ang Leo. And then, babalik yun didiretso ng Agbaluto, Makalas, no? Tambak, paikot na, hanggang makarating ng Ilawran, hanggang sa makarating ng Sablayan. Hindi na siya didiretso ng Agnaga dahil nandun naman, meron tayong module coordinator doon, ating guard si Sir Benny. So, pwede niyo nang i-submit yung mga module niyo kay Sir Benny. So, the van will continue to Agpanabat, Balhe, Lunas, pabalik na hanggang sa Mapula, Hinablan, Mapula, hanggang makarating ulit sa Sawang. Usually the van started to leave the campus, diba? At around 8 o'clock maga. They usually come back mga 12, no, ng tanghali. So kung malayo yung lugar mo, kung halimbawa ay ka-Tagapalhi pa, definitely dadaan yung mga van sa iyo mga 10 or 11, so kaantay lang ng konti, no? Or kung hindi ka makapag-antay, we still have the module coordinator in your area. Pero hindi kami mag-skip na naiikot every Wednesday para alam mo na meron ka pang option na magpadala ng mga module mo kung sakasakali. Kung sakali naman na malayo ang barangay hall, yung pick up points natin ay malayo sa bahay mo at you know na dadaan naman sa
kalsada nyo ang ating service plan, pwede mo nang doon na lang abangan. Okay. Now, let's proceed to pure online distance education, especially those who are especially those students, I mean, na nandun sa Corcuera, Banton, yung mga nasa ibang island municipalities, no? And even island barangays. Meron din tayo dito sa Tres Islas, kahit pa paano yung Lugbon, yung Alad, yung Cobrador, kung malakas naman ang signal nyo, ay po pwede rin na gumamit ng pure online distance education. Paano ito? So, i-upload ng teacher mo or isi-send ng teacher mo ang kanyang mga instructional materials gamit ang napag-sundo inyong online learning platforms. And then, ibabalik mo sa kanya yung mga activities using the same platform. Doon mo din isi-send. For blended distance learning naman, kasi nga mahina ang signal sa inyo, nagkakaroon lang ng signal usually sa gabi, and this is the problem in Cobrador, Alad, and Lugbon, and some other barangays within the Romblon proper. Ang pwede mong gawin ay kontakin ang guro mo para mapadalhan ka ng copy ng modules. Anyway, meron naman tayong mga group chats, no? Ang bawat teacher sa bawat subject ay nag-create ng group chats para madaling ma-access at maka-communicate sa kanilang mga estudyante. And then, sasagutan mo yung module sa bahay nyo, ililipat mo sa papel yung sagot mo, of course, doon may susulat, at ilalagay mo sa brown envelope para maipadala mo sa module coordinator, or pwede mong abangan ang campus van sa pag-ikot nito so that you can submit through them ang ng iyong mga output. Always remember to write it in a paper with your name, pati yung iyong brown envelope, lagyan mo din ng pangalan, kung sino yung teacher at ano yung subject, para hindi maghalo-halo pagdating dito para makarating agad sa teacher mo. So, this is the three delivery options that you can choose from. The classes will start this Monday, August 16. We hope na lahat kayo ay ma-join or ma-i-add sa mga group chats na gagawin ng inyong mga teachers. At kita-kita tayo sa kahit anumang modalities. Kita-kita na lang tayo sa ating mga klase. And we hope na marami pa rin kayong matutunan despite this pandemic. Romblon State University is here serving you with honor and excellence. At hindi natin pababayaan ang ating pag-aaral kahit tayo ay nasa ganitong klaseng pandemya. Maraming salamat sa inyong lahat at mag-ingat tayo parati.